Ano-ano pa po ba mga obligasyon ng isang lessee sa lessor? Ang obligasyon ng isang lessee, ibig sabihin ng upa, number one obligation ni lessee, magbayad ka ng upa. Yun naman, naman obligation. Matik. Magbayad ka. Number one obligation, magbayad ka ng upa. Number two obligation, sundin mo ang terms and condition in the contract of lease. Kung ang condition ng contract of lease, residential purposes lang, huwag mong gamitin na ang bahay na Pogo House. May iba siya eh. Ang upa, bahay lang, matutulog lang doon. Ba't ginawang negosyo, casino. Pogo Hub, ginawang cyber sex hub, mga ganon, bawal yan. Kasi purpose ng pag-upa, exclusively for residential purposes. Hindi pwedeng gawing office. Hindi pwede, actually, pwede naman office kasi sa bahay, of course, may magbabasa ka ng libro, gawa ka ng office, pero ginawa mo, halatang commercial na, ginawa mo, for example, recruitment agency office na. Na daming tumumunta sa bahay mo kasi nakapila doon kasi recruitment for the mga OFW. Ang upa na yan, bahay lang, pero ginawa mong recruitment agency office. Ganon. O, bawal yan. In the very first place, ang purpose ng bahay, tulugan. Yes, pwede. As yung bahay, pwede ka magawa ng office doon, gawa ka ng mga abogado ka, gawa ka ng mga pleading. In a bawas ng tao. But for example, ang daming tao pumunta kasi ginawa mong recruitment agency ang bahay mo. Bawal na yan kasi very clear batas. Kailangan, hindi mo dapat i-violate ang terms and condition. Kung naka-indicate doon sa terms and condition na bahay lang tapos ginawa mong iba, you violated it. So, ang obligasyon ni lessee, number one, magbayad ang upa. Number two, sundin ang nakasaad po sa terms and condition, lalo na ang purpose of the lease. And third, dapat naman ayusin naman niya yung bahay, i-maintain naman niya ang bahay na hindi naman masira ang bahay. Expect that you exercise diligence of a good father of the family in using the house of the lessor. Mm.